mabusisi talaga sa pagtatanim mga kagre. Kung gusto niyo talagang makakuha kayo ng magandang produkto or magandang ani. So yun ang mga kagre, at itatanim na natin si siyempre patayo. So yun ang logic natin dito mga kagre, ay sa isang puno ay probe na natin mahigit 1 kilo, 2 kilo. Yun mga kagre, oh. At natapos na namin harvestong napakaliit, ilang puno lang to, nasa 50 na puno lang mga kagre. Ito yung nakuha natin, 50 na puno na kamote. So yun mga kagre, at tapos na tayong mag-harvest. So 50 na puno lang yung tinanim natin dito, pero ito yung na-harvest at mayroon pa doon. So yun nga mga kagre, yung isang puno niya. So tingnan natin, oh. Mahigit 1 kilo, may tinimbang pa nga tayo kanina na 2 kilo isang puno. So ito na yung patunay na mas maganda yung planting materials kapag talbos yung gagamitin. So ito na yung nagiging resulta. Kung gusto mo kumita ng milyon, andun na din. Mga kagre, kinapuha na nila yung talbos kasi for planting materials. So yun nga, yung napakadaming laman na nakuha natin. So yun na yun. Dito na, magagamit natin. So mainam nito mga kagre ay may mother plant tayo. So yan, good morning mga kaagre. So ito na yung proseso natin mga kaagre, kung paano tayo magkuha ng magandang planting material. So puro talbos talaga yan. So ito yung maaring maglaman ng 1 to 2 kilos. So nakita na natin yan, nakaharvest na kami. So ito yung kanyang mga talbos kinuha namin nung pinagharvestan nung ating mga kamote. So yan, tinatanggal namin yung ano kasi tag-init ngayon. So tira lang namin yung dulo. So isang puno mga kaagre, 1 kilo mahigit. So nagbibis lang tayo sa 1 kilo. So ibig sabihin, kung makapagtanim ka ng 10,000 na puno, nako, napakalaki po na kilo po na makukuha natin sa pagtatanim ng kamote. So yan, talagang mabusisi talaga sa pagtatanim mga kagre. Kung gusto nyo talagang makakuha kayo ng magandang produkto or magandang ani, isa-isa lang talaga po yung itatanim para hindi mag-crowded. So yun mga kaagre, ito yung aming swale media. So may vermicast yan, organic, cow manure, chicken manure. And then may kunti tayong carbonized risal. So ganun lang, importante din yan na maganda yung kanyang swale media. So isang block na to ay marami na to. Kasi isang puno lang naman or isang talbos ay ilalagay. Kung wala kayong blakandas, pwede naman din wala. Pero kung mayroon, mas mainam din. So, yun ang mga ginagawa natin. So, yun ang mga kagre. Tinubunan na natin ang ating blakandas. So, ito na yun. So, kung wala kayong blakandas, okay lang. Pero kung mayroon, mas mainam. So ayan na, malapit na. So tam na natin yan mamaya. Ayan mga kaagri, butas muna tayo. So mas mainam na yung butas natin ay medyo malaki. Para kung magdilig tayo or maglagay tayo ng organic. So nangyayari dyan. So kung walang black canvas, basta maganda yung pagkaano, ayos lang. So ayan, 3 lang pala kaya niya mga kagre. Kasi lang hindi na pag-iapat. So 3 linya lang to. So, isang linya nito ay 55. So ibig sabihin, mahigit 150 na butas. So expected natin na 150 kilos sa ganito ka luwang na area. So yun. Importante lang naman dito mga kagre ay pag subo-subo ng fertilizer. So mas mainam organic. So yun ang mga kaagre, at itatanim na natin si siyempre patayo. So yun ang logic natin dito mga kaagre, ay sa isang puno ay probe natin mahigit 1 kilo, 2 kilo. So pag-usapan natin ngayon mga kaagre kung paano ka kikita ng milyon. So ayan mga baser, maretes. Kung gusto mo kumita ng milyon dito, ibig sabihin, magtanim ka ng marami. So, ibig sabihin, makapagtanim ka ng 10,000 na puno sa magandang ano mga kagre, sa magandang land preparation, lahat, quality planting materials,
Kasi pag hindi natin masunod yun, hindi talaga natin makukuha yung isang kilo o mahigit sa isang puno. So isa na doon yung land preparation. So yun nga, na-discuss na natin yung quality or pagpili ng binhi. So ibig sabihin, magtanim ka ng 10,000 na puno. So ibig sabihin nun, 10,000 din kilos. So times mo sa pinakamura, 20. Kasi ngayon 60 ang kilo ng kamuti. So ilagay lang natin sa 20. So mayroon kang 200,000. So sabihin na naman, hindi naman mabuhay lahat yan kasi 10,000. Ibig sabihin, magtanim ka ng 12,000 para mortality mo yung 2,000. So assuming na yun ang mortality mo. So kung gusto mo nang kumita ng 1,000,000, magtanim ka ng 50,000 na puno. So depende na lang kung paano mo i-maximize yung area mo o paano mo ma-land prep yung mga area mo. So basta tama lang yung pamamaraan. Kasi ang goal naman natin dito mga kaagre, sinishare namin paano tayo kukuha ng 1 kilo o mahigit 1 kilo sa isang puno sa tamang planting material. So tayo na lang mag-maximize kung ano yung gagawin natin. So nasa sa atin na lang din yung kung paano ang pag-manage natin. Pagdating naman sa marketing, siyempre, wala namang bibili ng kamote na halagang 1,000,000 sa isang bilihan lang. So ibig sabihin, i-cycle mo rin yung pagtatanim. So hindi ka magtanim ng biglaan. So ganun lang naman mga kaagre. So tayo-tayo lang talaga kung depende sa sarili natin kung paano natin i-manage pagdating doon sa marketing. So ang pinakamin purpose namin dito ay makuha mo yung goal mo na sa isang puno, 1 kilo. So yun lang mga kaagre, at hindi naman kami eksperto mga kaagre. Lahat ng mga sinishare namin, in-update namin, so sarili naming karanasan. So matagal na namin ginagawa sa iba't ibang larangan ng agrikultura. So mga sarili naming pamaraan, improve namin, depende doon sa area kung nasaan kami nandun. So ayan si Rani, oh. So sa mga backyard garden mga kaagre, pwedeng-pwede ito. Wala kayong masyadong ano na lupa. So maraming available na mga soil media na pwede nating pagkukunan ng pataba sa kanya or natural organic. So yun lang mga kaagre, sinishare lang namin kasi at may nakita na tayo or maraming business na tayong nag-harvest nito. So share lang namin na mas may magandang paraan. So ang farming mga kaagre, walang mali at tama, may maganda lang na paraan at saka mas gaganda pa ang paraan kung patuloy mo siyang pag-aralan. So open-minded lang po, importante. So sa mga nagsasabi din na mali yung ginagawa, marami tayong narinig na ganyan. So wala pong mali para sa amin. Para sa amin ha, may maganda lang na pamaraan. So yan mga kaagre, tapos na. So ayan, hantay na lang tayo 4 to 4.5 months. So makaharvest na tayo. So yun mga kaagre, ibang klase din to, ibang variety ng kamote. So malapit na din tong harvestin. So pwede na kuna ng binhi mga kaagre. Susok mo lang na ganyan. Mas mainam talaga na madipulit mo yun para hindi siya madedit sa araw. So medyo nilapit-lapitan natin kunti kumpara nung una. So itong plastic molds na to or black canvas na to ay binalik lang natin. So paulit-ulit mo siyang ibalik hanggat okay pa. So yung distansya medyo nilapit natin kunti kasi nakita natin may matatamnan pa na area. So yun na mga kaagre, at medyo dinikit-dikit natin siya ngayon. So para mas marami tayong may tanim. So ganyan mga kaagre, kung may 1 kilo ka isang puno, so ibig sabihin mas tataas yung production dito kasi medyo nilapit-lapit natin. Importante yung soil media natin ay maganda, sustainable. So subukan na lang natin ang mga organic. So makikita natin yung sitwasyon. So yun yung mga nauna, harvestin na din yun. So ito yung hinarbisan natin kanina, kung nakikita ninyo yung sobrang lalaking laman.